dito ang gusto maging empowered moment, yung hindi nagsasettle for mediocrity. Well, it's okay naman kung gagawin natin siyang stepping stone lang. Pero let's not stay there. Crave for more. If you want results, don't settle sa nakasanayan. Change for the better. Kasi hindi mo naman ma-expect yung ibang resulta kung pare-parehas yung same lang yung ginagawa mo. Wala kang binago. Di ba? Paano ka nga naman mag-expect ng ibang resulta kung same pa rin or paulit-ulit lang yung ginagawa mo? So, go for change. Nagpapanik na tayo pag may maliit lang na problema or maliit na worries, maliit na fears. So yun, I learned from her na, Diyos ko, kayang-kaya. Yung malaking ang bagay na kayanan niya eh. How much more itong maliliit na mga worries and fears ko sa buhay. Naniniwala kasi ako sa power ng pag-moisturize ng face. Kahit hindi perfect tong mukha ko, at least nag-i-invest ako ngayon na mag-moisturize para kasi pag nag-i-age yung skin, di ba parang nagde-dry at saka nagsasag or iba yung nagiging iba yung texture. So, ito lang talaga yung magagawa ko for now that my future self will thank me for. Maliliit na bagay, hindi lang talaga natin na-appreciate, pero blessing ang makauwi sa bahay ng healthy ka at walang mga aksidente. Sometimes kasi hindi na natin, ako ha, hindi ko na siya masyadong napapansin sometimes, nakakalimutan ko, pero actually ang magising, makaalis ng bahay, makabalik sa bahay ng healthy, ikaw at ang pamilya mo at mga mahal mo sa buhay ay isang biyaya, and that we should be thankful to God. And alam mo yun, kahit kausapin lang natin siya sandali at magpasalamat, kasi sometimes talaga hindi nakakalimutan natin eh, parang alam mo yun, parang nasanay na tayo na ganito, na for us, ang pinagdadasal natin, sana magkaroon akong pera, sana makuha ko yun, sana makuha ko yung project na yun, sana mabili ko yung gamit na yun. Pero actually, ang biyaya ay ang mabuhay in each day na tayo ay healthy, na tayo ay walang aksidente, tayo at ang mga mahal natin sa buhay. Pero kung anong makakaya ko i-share ko talaga, and sabay-sabay tayo may matutunan sa lesson na ating pagdadaanan, dahil naniniwala ako lahat tayo may mga pinagdadaanan, may mga pagdadaanan. That is what you call life. Hindi siya magiging maganda, hindi siya magiging sobrang worth it, fulfilling, beautiful kung walang mga lesson in life. Hi, Mamu!